Okay, class, good morning. Good morning. Okay, nakikita nyo ba yung nasa ating presentation? Yes, sir. So, ang nakasulit dyan is, mayroon bang kaparusahan ang pagre-record ng private conversation? So, sa tingin nyo, may kaparusahan ba yun o wala? Anyone? It means no. The silence means no. So, yan ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. And then, sa second presentation, sinasabi dito, pinagbabawal sa batas ang pagre-record sa private conversation ng walang pahintulot sa kausap o sa nag-uusap. So, yung pala ay bawal. Hindi pala pwede mag-record tayo ng basta-basta sa mga nag-uusap at lalo na sa mga pribadong tao o kaya sa private meeting or private places. So, nakita dito, Republic Act number 4200, an act to prohibit and penalize wiretapping and other related violation of the privacy of communication and other purposes, and also known as the anti-wiretapping law. So yan ang tatalakayin natin ngayon. So ano ba yung example? Siguro may ideya na kayo pag dahil sa mga images na to, ganito po itinatap ang mga devices upang makinig ang dalawang tao nag-uusap sa telepono na nakikinig ng third person o ng pangatlo na hindi alam ng dalawang nag-uusap na sila pala ay nare-record o may nakakakinig ng kanilang pribadong usapan. Yan po ang mga image na example natin. And then, the law makes it illegal to record private conversation without consent of the parties involved in that communication. So, pag daw hindi aprobado o hindi alam ng mga nasa parties o ng mga nasa nag-uusap, ay hindi ito pwede o labag ito sa ating batas. And then, this act, the privacy of communication is protected by our 1987 Constitution, Article 3, Section 3. So, dako naman tayo sa Section 1 ng batas na ito, ng 4200. So, sinasabi dito, it shall be unlawful for any person not being authorized by all the parties to any private communication or spoken word to tap any wire or cable or by using any other device or arrangement to secretly overhear, intercept, or record such communication or spoken word by using a device commonly known as a dictaphone or dictagraph or dictaphone or walkie-talkie or tape recorder or however other described. So, sinasabi dito sa mga, ito na yung sinasabing mga devices upang magkamero ng pag-wiretapping. Yung mga walkie-talkie, kayang intercept yung radio wave niyan. So, bawal na bawal ho yun sa ating batas. So, siguro may mga ideya na kayo sa mga napangkit ko. Baka meron po kayong katanungan. Okay, Mr. Tenorio. Sir, ano naman po ang kaparusahan kung nalaman po yung batas na ito? Sir, paano naman po pag public official ang nakalabag dito, parehas lang po ganang kaparusahan ngayon? Okay. Dahil sa katanungan yan, ang maganda yan ha. Kasi dahil sa katanungan yan, ang maganda yan ha. Kasi dadako tayo sa Section 2 at dyan masasagot ang iyong katanungan. So sinasabi po dito sa Section 2, punished by imprisonment for not less than, hindi bababa ng 6 months, or more than 6 years, o hindi naman tataas ng 6 taon, and with accessory penalty of perpetual absolute disqualification from public office if the offender be a public official. Yun na po yung iyong katanungan, Mr. Tenorio. At the time of the commission of the offense, and if the offender is an alien. Ano po ang ibig sabihin ng pag-foreigner po? Hindi taga rito sa Pilipinas. Ibig sabihin ng alien. If the offender is an alien, he shall be subjected to a deportation proceedings. Ano po ba yung deportation? Ito po yung pinapabalik na po sa kanilang sariling bansa. Yun po yung deportation. So, yung pala, pag pala ito ay nakumit ng isang public official o public officer, ay pwede siyang matanggal sa serbisyo at hindi na siya pwedeng umupo o bumalik sa kahit anong posisyon sa gobyerno o trabaho sa gobyerno. Hindi na po yung pinapayagan na batas na ito. So, dadako tayo sa Section 3. May katanungan po ba? Oh, Miss Paraiso. Sino naman po yung exempted sa batas na? Ibig sabihin ay kung sino yung
ano exempted? Yung bang gusto mong sabihin? Okay, sakto yan kasi dito sa section 3, all recordings made under court authorization shall, within 48 hours after the expiration of the period, fixed in order to be deposited with the court in sealed envelope or sealed package, and shall be accompanied by the affidavit of peace officer granted such authority. So, sinasabi po sa section 3 na ang may karapatan o ang pwedeng gumawa ng gantong mga bagay ay, example natin dito is police officer, NBI, PDEA, o yung mga nasa otoridad. Example, kasi nakikita nyo ba na sa mga palabas, sa mga balita, na bago i-raid ang isang pinaghihinalaan nila na may illegal activities dun, pumapasok ang isang asset na meron siyang cam recorder para ma-video nila, ma-record nila yon para tumibay yung kanilang suspetya. Magkameron silang matibay na ebidensya. And then pag yun ay napasok at nag-record nga sila, doon na may sasagawa ang pag-re-rate sa isang nasabing lugar. So, alam nyo na yun yung mga hidden cam na tinatawag. Kasama po yun sa wiretapping. So, may authorization yan pag ang mga isang police officer, hihingi muna sila ng basbas sa korte. At meron lang yan na, meron lang yan na 48 hours effectivity. Okay, may katanungan po kayo. Baka po meron pong gusto magtanong. Sir, ako po. Okay, Mr. Alberto, sige. Sir, for example po, si Mrs. Sekreto na nire-record ng mga tawag ni Mr. kasi naghihinala siya na baka may babae. Sir, pwede po bang gawing ebidensya ni Mrs. sa korte ito? Okay, so dadako tayo sa section 4 upang masagot ang iyong katanungan. Sinasabi sa section 4, any communication or spoken words or the existent content, substance, purport, effect, or meaning of the same of any part thereof, or any information therein continued, obtained, or secured by any person in violation of the proceeding in the section of this act shall not be admissible in evidence in any judicial, quasi-judicial, legislative, or administrative hearing or investigation. So, sa katanungan mo, Mr. Alberto, hindi po pinapayagan ng korte ang ganung klase ng ebidensya. Kasi nga po, sa unang pa lang, si Mrs. ay nalabag na niya ang anti-wiretapping law. Kaya, hindi siya pwedeng gamitin na ebidensya laban sa kanya mismong mister. Okay. So, mayroon pa ako isang example. Si boss at si empleyado. Si boss ay pinapagalitan, pinagmumura sa empleyado. So, ginawa ni empleyado na i-record ng sekreto habang siya ay pinapagalitan sa isang private room, sa isang silid na silang dalawa lang ang naroon. And then, nalaman ito ni boss na nirecord pala yung kanilang usapan. At sinabi ni boss sa empleyado niya, kakasuhan kita ng anti-wiretapping law. Pero ang sabi naman ni empleyado, ay hindi mo ako kayang kasuhan kasi ako ay kasama sa usapan natin. Ang pwede na kasuhan dyan is yung third person na sinasabi na nagre-record. Pero sa sinasabi dito, the law makes no distinction as to whether the party sought to be penalized by statute or to be a party other than or different from those involved in the private communication. So, sinasabi po dito na kahit dalawa lang ang tao na nag-uusap sa private room, sa private places, ay bawal din po i-record yun ng walang pahintulot ng kausap. Yun po yun. Kaya, sana, meron kayong natutunan ngayong araw na ito. Sa maikling ating talakayan, sinong may natutunan naman dito? So, alam nyo na ngayon na bawal pala na mag-secret record ng mga private na usapan. Okay ba tayo dyan, guys? Yes, sir. Okay. So, itanggal dito na lang ang topic natin ngayong araw na to. And class, dismiss.